I know you want more information about life here in Canada, about how to come here, how to migrate here. So in this video, I will be sharing in a much more personal and direct way those information, especially mga nagtatanong about immigration consultant, okay, tsaka yung mga ibang process na pinagdaanan namin dito. So, pag-usapan natin. Here. And again, I want to say thank you first for all those people na nag-subscribe sa channel ko. And thank you for appreciating what I do here in the videos na ginagawa ko for the past months already. So rest assured na there will be more content that will be more helpful and more information that I will be sharing with you. Those information na kami mismo naka-experience. Alright, so you can use it as your template or sa guide or even just ignore it kung talagang ibang-iba doon sa gusto niyong pagdaanan. Pero again, maraming salamat sa pag-subscribe. Masaya na ako mag-subscribe kayo, mag-like, and then mag-comment kung mayroon kayong specific na tanong. Alright? So, what I want to discuss here on this video is, napasin niyo ba hindi ko kayo ini-invite to come here? Check nyo nga, sabihin nyo ko kung na-invite ko kayo in one of my videos before this. Kasi, I really don't invite you. Kasi, sa akin, pag in-invite ko kayo, I will feel responsible doon sa decision na ginawa nyo. Which is the wrong thing to do. Kasi, every decision you will be making, dapat kayo mismo mag-take responsibility of it. Owning your responsibility, owning your decision. Kaya, somehow, gustuin ko makayang i-invite, I will not do that. Kasi, it's your decision to make, not mine. I'm just giving information and experiences that we've experienced here just to give you a guide on how to come here the way we have done it. Now, sabi ko nga, kung pwede kayo mag-take ng ibang route of doing this, be my guest. Walang kaso. It's just another option for you to look at yung mga sinishare ko sa inyo sa video. And mapapansin nyo rin siguro, the goals of my video is to encourage you to think and plan before you decide on anything, especially yung mga malalaking decisions such as migrating. Lagi yan, almost lahat ng videos ko, lagi ko sinasabi na think and plan kasi that's the way for you to avoid mistakes, that's the way for you to avoid regrets, that's the way for you to avoid waste of money and time. Okay, so think and plan rather than invite you. Kasi maraming paraan na pagpunta dito sa Canada. Okay, kasama na dyan yung express entry, yun yung pinaka-latest express entry process. Meron din provincial nominee program. Merong working visa through the employer. Meron ding study visa. Okay, kung meron kayong budget. And then yung iba talagang kinukuha ng pamilya. Or you call it family visa? Maybe. Basta maraming paraan kasi na pagpunta dito and it's up for you to decide kung ano yung babagay sa inyo, ano yung situation o akmang-akma sa situation nyo. Or anong proseso yung pwede nyong pagdaanan, kung saan yun yung kaya nyong gawin, kaya nyong desisyonan na ito ang gagawin ko, ito ang pagdadaanan ko. And although may mga alam akong paraan kung paano mabilis sa mga karating dito, I don't recommend that personally. Kasi ako, naniniwala ako na mas mahirap yung pinagdaanan mo, mas masarap ng namin kapag natapos mo yung pinagdaanan mo. It feels like victorious ang dating. Diba? Sabi nga, alam niyo, hindi ko alam exactong verse sa Bible, pero those people na yung naro ang dinadaanan, yun ang talagang mas tamang paraan. Hindi ko sasabing maling paraan yung iba, pero mas ramdam mo yung ginhawa sa dulo kapag natapos mo yan. And yun yung pinagdaanan namin kasi, kaya yun ang sinishare ko sa inyo, and yun ang marirecommend ko sa inyo. Kasi, at our stage now, we are slowly seeing the light at the end of the tunnel. So, parang pakiramdam namin malapit na. For all the struggles and challenges na naharap namin for the past years, or since nung dumating kami dito, medyo doon ang punta namin sa paluwag. And we're still crossing fingers and still praying na magtuloy-tuloy yun kasi yun naman talaga ang goal namin.
Namalipasan namin. Kasi naalala ko, nasabi sa akin nung mentor namin na Canadian din, boss ko actually, nasabi niya ganyan, paglipad nyo doon, for you to establish your life there, you will be spending at least 2 to 3 years of difficulty. Wow, so we're almost there. And mapapansin nyo, hindi naman kami ganun katagal pa dito sa Canada. So it's somehow giving us a relief na patapos na kami doon sa in-advise sa amin na talagang pagdadaan na namin na ganun katagal. Kaya ngayon ramdam namin na we've been through this and feeling namin may enjoy namin maigi pag nalusutan namin yung ganun challenges. We're almost there. We're almost there. The bottom line is we don't do shortcuts. Like ko ding ina-advise yan sa kahit sa anong paraan, don't do shortcuts. Kasi medyo from our end, hindi ganun ang approach namin sa life. Okay, always do it in a lagi kami na worst case scenario. Pasalamat kami sa Diyos na binibigyan kami ng ganitong energy, resources, the way of thinking to deal with such situations, especially pag umigit sa Canada. Mahirap, pero we think magiging masarap to pagdating ng time na talaga naka-establish na kami firmly dito sa Canada about our migration from the Middle East papunta dito. So, speaking of, hindi pa kami ganun katagal talaga dito sa Canada, kaya yung mga nasishare ko sa inyo is mainly very fresh from our memories kasi yun yung napagdaan na namin. And since hindi pa kami ganun katagal, hindi namin alam lahat ng sagot sa tanong nyo. And malalaman niya naman nagko-comment sa channel na pag hindi ko alam, hindi ko talaga, sasabihin ko talaga hindi ko alam or sabihin ko yun, ito lang na experience namin. So with that, somehow it's a little good news or probably a good news na rin kasi sabi ko nga, yung mga information na hindi ko alam, nagtatanong din lang naman kami sa mga nakakaalam dito. Okay, and last week, may mga nakausap kami mga friends namin na mga 30 years, 40 years na dito sa Canada, mga Pinoy, na willing mag-share ng information na gusto nyong malaman. Okay, sabi nga nila eh, some of the information na malimit tinatanong is available na sa internet or sa YouTube. Pero sabi niya ganyan, hindi pa rin talaga kumpleto. And the way they will share it, ang sabi doon sa usapan namin, is the way you attack or the way you find the work around with such situation. Kasi yung mga available is true, technically by the book, yung mga na-share na. Pero may mga paraan pa rin how to get away with it or how to make it a little more easier and smoother. So willing silang i-share yan. So what I will suggest for you now is try to comment your question below. Mga question for them, halo-halo yan. Siguro tungkol sa bahay, tungkol sa tax, okay, tungkol sa trabaho. Ilista nyo yan. Or kung talagang little personal, pwede nyo akong i-email dito sa email na to, mrbarurot@yahoo.com. And igagather ko yan, iipunin ko yan, igagrupo-grupo ko yung tanong para maitanong natin sa tamang experience, sa tamang tao na kaibigan namin, na matatagal na dito, na may masasagot sila or may mabibigay silang information. Hopefully, lahat sila mag-agree, ano? And lahat ng diverse background sila mag-gather natin. We will try. Pero there are already few of them na willing mag-share. Kaya i-comment niyo yung mga tanong nyo or i-email nyo ako. Then, igagather ko yan. Tatang natin specifically for specific persons na naka-experience na nun. Dito yan sa Ontario, Canada. Ha? Hindi yan sa buong Canada, pero specifically for Ontario, Canada. Para medyo na manarrow down natin. Alright? So, after this, I will try to arrange an interview with them or a session with them. Hopefully, kung comfortable sila sa camera, makunan din natin ang video. Okay? So, antay ko yung mga tanong nyo para maipo namin and then maitanong natin sa kanila directly. In addition, in the same email, mrbarurot@yahoo.com, okay, for those people na nagtatanong through the comment section
na kung anong immigration consultant ang ginamit namin or anong office, anong agency ang ginamit namin or nakatulong sa amin para mapunta dito, isishare ko yun sa inyo privately. Kasi medyo ibang usapan na yan kapag sinare ko yung company publicly through this channel. Medyo ibang arrangement yun. Pero for the meantime, since most of you are really following this channel, which I'm very grateful, isishare ko sa inyo yung information about the company. I spoke with the company na yung consultant na hininga namin ng tulong to come here, and they're okay with it. Na sabi niya, sige, i-send mo lang sa akin yung name or i-email sila or kontakin sila for your requirements. Sila mag-guide sa inyo. Kasi siyempre, yung process namin before is different from what you will be experiencing or what you will be going through this time. So, what's mabigay ko sa inyo through email, mag-reply ako sa mga email nyo sa dito sa mrburrot@yahoo.com, and then you'll take it from there. Labas na ako doon, okay? Pero they are the people who helped us through the process. Habang tatrabaho kami ni Ms. Barurot, sila ang nag-work behind us na nag-aasikasa ng mga papeles. So, isishare ko yan sa inyo once you email me, and then kayo na mag-communicate with them. And this is specifically for the Middle East kasi they have an office in almost whole of Middle East, I think, except Saudi. Okay, except Saudi. Pero, I don't know, you might want to try to contact them and, you know, maybe they will suggest something for you. Especially kung nasa Saudi kayo. Sa Pilipinas, medyo ibang usapan kasi these are based on the Middle East. So, hindi ko sure kung parang kayo matutulungan sa Pilipinas about agency. Maybe you might want to check other people na mga nag-migrate dito kung gumamit sila ng ganon. Pero this is specifically for those na mga nasa Middle East, alright? So, let me share that with you once you email me, okay? And then I'll try to respond as soon as possible. So again, it seems like this is just a quick video for you para lang ma-update ko kayo kung ano yung mga information na kaya kong i-share sa inyo at this stage. So please take note of those questions para sa aking mga mahahagilat na resource person for you. And then yung information ng agency na tumulong sa akin sa pag-migrate. So again, maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-watch ng video, and kung magla-like kayo, mas maganda. And then you might want to click na rin yung bell katabi nung subscribe para ma-notify kayo whenever I'm posting this, which is normally on a weekend. Okay, when I don't have work. So, I'm posting every week for you guys para makapag-share ako ng information for you, yung mga pagdaanan namin. So again, maraming salamat. And exciting yung susunod na video actually. Kasi yung past video about Buhay Canada na ginawa ko, apart from the food exploration na ginagawa ko kong video dito. Remember yung last video about Canada is waiting for visa. Tapos sabi ko doon, ano pwede mong gawin habang nag-aantay ka ng visa? This time, next week, after this video, I will be posting now yung time, yung pinaka-anticipated time na inaantay mo. Is dumating na yung visa mo, anong gagawin mo? And I'll be seeing you on the next video.